ilang taon na hindi na akong hindi na namamagahan dalawang paa ko. Malaking tulong sa akin. Nung na-check up niya ako, wala na. Akala ko nga mamamatay na. Malaking may tulong talaga. Ganda-ganda na po talaga yung pakiramdam ko. It's a miracle talaga. Walang gamot ang kamatayan, may lunas ang karamdaman, King's Herbal Food Supplement, dito ka tatagal. Dalawang taon nang nakikipaglaban sa sakit na breast cancer ang 79 anyos na si Ising Santillan. Pero sa kabila ng kanyang karamdaman, hindi siya kailanman nawala ng pag-asa. Panoorin. Ang pinakakabalan ko po sa bahay ay magluto, maglinis, mag-alagang bata, magtinda, tulong-tulong sa trabaho. Ang sitandaan ko naman po, okay naman po. Okay naman po ang benta, maayos naman po. Ang pag-aalaga ko naman sa apo ko, ang mabuti naman, mabait kaso makulit. Ang ninis ang ginagawa ko sa bahay ay pagwawalis, pagmamap, pamumunas ng mga bintana. Ayan na nang ginagawa ko. Nung nagkaroon ako ng breast cancer, 2017, January, tuloy-tuloy na yun. Tinanong ko sa anak ko, bakit anak mayroon akong bukol? Ang sabi niya, pa-biopsy mo yan, Nay. Kasi January 15, pinabiopsy ko. Eh, lumusot ang resulta sa biopsy, January 20. Ang sabi sa akin ng doktor, Nay, tumor ang ano mo, ang breast mo, tumor na yan. Patanggal mo na yan. Kasi kumalat ng galikod eh. Operay na natin yan. Nung inopera na, nung nagpa-schedule kami nga, February 5, ni-schedule na kami. February 9, inopera na ako. Sabi sa akin ng doktor, na hindi lahat nakuha natin yung mga ano kasi kumalat na eh, yung mga bukol. Kumalat na ang galikod eh. Hindi natin makayod sa agad na sa buto. Ikamatay mo yan. Doon ako napaiyak. Naalala ko nangyari. Biro mo, bubutasan ka rito. Dinrain na lang ako. Hindi ba, tingnan mo litrato ko, nakaganyan ako. Magang-magayan, dinedrain nila ako, ganyan. Isang buwan akong nakaganyan, dinedrain nila ako. Wala akong ginagawa, kundi magdasal, Lord. Tulungan niyo naman ako. Ngayon, ang sabi ng doktor, walang gamot yan. Bigyan lang kita ng tamoxifen kontra tumor. Hindi ganyan, okay ako. Ngayon, nasa hospital kami, dalawang anak ko, sabi ko, parang hindi ko na kaya, anak, mamamatay na yata ako. Ang nararamdaman ko po ay kumikirot. Galaw ng galaw. Ngayon pala, yung galaw na yun, laki ng laki. Hanggang sa binayopsi nga, tinanggal, naglaglagan na nga yung mga anak. Ngayon sabi ng doktor, laplapin na yan kasi kahit inopera ka, mabubuhay pa raw yung malilinggit na yun. Diyos ko, Panginoon ko, sabi ko, ano kong gagawin ko? Ooperahin daw uli. Doon ako natakot. Ang sabi sa akin ng doktor, tinanong ko kung ano yung, saan ang gagaling yung breast cancer. Natural daw sa babae. Talagang sa babae talaga yun. Yun ang problema ng babae. May gamot na irereseta sa akin ng doktor, Epinamic lang. Pag naubos yung isang banig, stop. Ngayon, ang pinakontinyo sa akin ng doktor, kontra tumor lang. Yun lang iniinom ko, 5 years yun iinomin ko. Effective naman po, kontra tumor lang yun. Hindi pang galing ha,
kontra lang yun. Kukontrolin lang para hindi kumalat. Kasi sabi ng doktor, pag hindi ko uminom ng isang beses, kakalat. Doon ako natakot na naman. Hindi ko po maisip na magkaroon ako ng breast cancer. Bigla na lang dumarating sa'yo eh. Hindi mo nga alam, stage 4 na eh. Stage 3 na agad. Oh, kalahin ko ba yung ganun? Natuklasan ko, January. Hindi pinabiopsi ko. Stage 3 na. Oh, biro mo, isang buwan na kalahati, kamatay ko na pala yun pag hindi ko inasikaso yun. Tumulong sa akin yung mga anak ko. Lahat sila. Yung pagbabayad sa ospital, pag-aalaga ng... Yung siya nagdi-drain ng... Dinidray kasi ito eh. Dinidray, sambon dinidray yan. Pinakakain ako, hindi nga ako makatayo, nagsusuka nga ako eh. Hindi nga ako makaupo. Pinakakain ako nakahiga. Hindi ko nga maisip yun eh. Hindi ko nga inisip nagkaroon akong ganun. So ang breast cancer, katulad ng ibang cancer sa katawan, ito yung pagtubo ng mga cancer cells sa loob ng breast. So, nauna siyang tumutubo sa mga breast ducts and milk ducts o yung kung saan nabubuo yung milk. So, habang lumilipas ang panahon, yung mga cancer cells na yun, nagmumultiply, lumalaki. Hanggang later on, pag lumampas na siya sa loob ng breast duct o milk ducts, dadaan siya sa lymphatic system natin o pwedeng mag-invade ng nearby structures hanggang dumaloy siya papunta nga sa lymphatic system, sa kulani, sa kilikili. And then later on, pag hindi siya na-treat, pwedeng kumalat sa ibang part ng katawan. Ang breast cancer, medyo hindi pa clear kung sa siyensya kung paano siya nakukuha. Kasi usually, ang breast cancer, makakategorize lang namin yan or malalaman namin kung isang tao may possibility na mag-breast cancer due to mga risk factors. Any woman pwede magkaroon ng breast cancer. Ang lalaki pwede rin, pero mababa lang ang chance, mga 1% lang. Una, may makakapang bukol. Matigas, o minsan parang firm o matigas, na parang hindi gumagalaw. Minsan hindi siya masakit. May ibang symptoms din o warning signs, like pag yung balat ng suso, parang balat ng dalandan o orange, parang makapal, namumula, o parang lumulubog, parang irregular, hindi smooth yung surface. So, important kung merong anything suspicious na mapansin sa suso, kailangan pumunta kayo sa isang general surgeon. Hindi naman kasi lahat ng bukol, na-advise namin maoperahan o hindi. Kung suspicious lang, doon lang naman kami nag-advise na kung kailangan i-biopsy. And then, important din yung maging aware tayo o conscious sa suso. Aware ka dapat doon sa mga risk factors. Nakikinig ako ng radyo. Natuklasan ko yung King Serval, February 15. Nakikinig ako ganyan. Ano kaya ito? Subukan ko. Yun ang sa isip ko. Wala akong kausap eh. Subukan ko nga kaya ito. Wala naman masama. Sabi ko sa anak ko, bilhin mo nga akong King Serval. Saan tayo bibili dito na? Kalayo-layo, nabalitsis. Maghanap ka. Pinaghanap ko siya. Nakahanap siya. Nung pag-inom ko, sabi ko, pag inom ko pa lang, ginawa akong 3 times a day. Sabi ko, ang galing nito ah. Pero hindi ko nga kilala yung kinserbal na yun eh. Iningi lang ko na sa Panginoon, mataas na herbal eh. Ba, ang ganda nito ah. Sabi ko, ubos na. Wala pa isang linggo, isang pabili na naman. After na uminom ako ng kinserbal, naawa talagang lunas talaga naramdaman ko, lunas. Ang katawan ko talaga nagbago. After na uminom ako ng Kinserbal, nagagawa ko yung trabaho ko. Kasi lumakas ako, nakakalaba pa ako. Gumanap ang pagkain ko dahil wala akong ganang kumain. Sinusubuan ako, hindi nga ako makakain. Unang-una, magpapasalamat ako sa Panginoon. Pangalawa kay Kay Herrera, yung nakatuklas ng lunas at kalusugan. Kundi dahil sa kanya, hindi ko rin natuklasan yung ganun. Napakagaling, hindi ko naman sinasabing pinagmamalaking kong King Herbal, pero naranasan ko sa sarili ko, naranasan ko sa katawan ko. Kaya nga sabi ni
Subukan mo muna sa katawan mo bago mo i-share sa kapwa. Nasubukan ko sa katawan ko. Kaya na sinishare ko. Talagang totoo. Ang masasabi ko po sa inyo, sa mga nanonood, gamitin niyo po yung Kinserbal, napakagaling sa katawan ng tao. And ako po, naranasan ko yon dahil isa na rin akong umiinom. Talagang habang buhay ko nang iinumin yan, hindi ko natitigilan hanggang buhay ang Kinserbal, buhay pa rin ako. Buhay, minsan ay masaya, minsan puro luha. At ang katamisan ay may dulot na kasawian. Huwag susuko at lumaban, karehrera po. Tandaan, Kinserbal, biyaya ng kalikasan.